Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon nga po ay lumakas na bilang isang bagyo ang LPA na nasa labas po ng ating area of responsibility. At sa ngayon po ay may dalawang LPA dito po sa loob ng ating PAR. At ang tatlong sama ng panahon na ito ay wala naman pong direktang dulot na sama ng panahon dito po sa ating bansa maliban po sa paghatak nila ng habagat na siya pong nagdadala ng mga pag-uulan dito po sa atin, lalo na po sa mga susunod na araw. Ang LPA po nito ay posible rin na magiging bagyo anytime at ang susunod po na bagyo na pumasok o kaya po ay mabuo dito po sa loob ng ating area of responsibility ay tatawagin po sa local name na bagyong Esther. At ayon po sa forecast model na ating ginagamit ay wala pa rin naman pong bagyo na namamataan mula rito na tatawid po sa ating bansa hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At ang dalawang sama ng panahon na ito, gaya din po na inyong nakikita, dahil magkalapit po ang kanilang sirkulasyon, ay posible po na magsanib at maging isang bagyo po this weekend. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, lalo na po sa mga susunod na oras, ay asahan pa rin po natin ang makulimlim na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi po ng Cagayan Valley, Central Luzon, ilang bahagi po ng Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa, maging po sa Panay Island, ilang bahagi po ng Negros Provinces, ilang bahagi po ng Cebu, Bohol at maging po sa Western Visayas. Ganon din po sa may Northern Mindanao, Sulu Archipelago, Caraga, Davao Region at Soccsergen. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan, ugaliin lamang po natin ang magdala ng payong, panangka po natin sa init ng araw at proteksyon na rin po sa biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na gale warning signals, banayad pa rin po hanggang sa katamtaman ang mga alon sa ating karagatan. Malaya pa rin po napapalaot ang ating mga kababayan kahit nagagamit po ng maliliit na bangka, pero iba yung pag-ingat lamang po para makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!